Ito ang nararamdaman ko para kay Enzo. He's the first person I've ever loved. And the person I thought loved me back. Lahat ng pangako niya nasa love letters na yan. Pinangakuan niya ako ng maraming beses na papakasalan niya ako. At pinawalaan ko yung pangako na yun. Ilang beses niya akong inaya makipagtalig sa kanya pero hindi ako pumayag. Not until marriage. So he proposed ng paulit-ulit. Hanggang sa bumigay ako sa kanya. At nung nakuha niya na yung gusto niya, para lang akong basura at walang kwenta. Sa kabilang dako, ito naman ang naging depensa ni Enzo. Honestly, I still don't know kung paano ako naging kriminal. Kaya pa naging masama ang aminan ng totoo na hindi ko siya mahal. Anong gagawin ko? Pilitin ko sarili ko. Yes, nangako ako ng kasal. But then again, promises get broken. Isa pa, isang taon na ang lumipas nang nangako ako na papakasalan ko siya. Bago pa may nangyari sa amin. The truth is, what happened between me and Jessica is totally consensual. Pareho namin ginusto na tikman ang isa't isa. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Order the court! Enzo, nagmahal ako ng totoo. At saksi ang Diyos na pinagsamantalahan mo ako! At sinisigurado ko na mananangig ang mustisya. At papabulon ako ng hukumang ito! Order the court! Ngunit hinatulan pa rin ng mababang hukuman na may sala si Enzo dahil mali ang kanyang katwiran. Ito ay kinumpirma ng Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, kahit pa nga ang pakikipagtalik ni Jessica kay Enzo ay nangyari lang matapos ang 11 buwan mula nang pinangakuan niya si Jessica na pakakasalan niya ito at hindi na niya inulit pa ito, may sala pa rin siya ng seduction. Ang mahabang panahon mula nang pangakuan pakakasalan niya si Jessica bago sila nagtalik ay hindi makakaalis ng kanyang pagkakasala. Sapat na na pinangakuan niyang pakasalan si Jessica. Hindi kailangang ibigay niya ito nung bago sila magtalik. Malinaw sa kaso na ang mga kilos ni na Jessica at Enzo at iba pang sirkumstansya ay nagpapatunay na pumayag lang si Jessica na makipagtalik dahil sa nasabing pangako. Ang batas tungkol dito ay pinaparusahan ang paghihikayat na magtalik dahil sa pangakong pakakasalan at hindi yung illegal na pagtatalik mismo. Pinaparusahan ito dahil sinira ang kapurihan ng isang dalagang malinis ang pamumuhay pero hinatak siya mula sa tamang landas sa pamamagitan ng pangakong pakakasalan na di tinupad. Sa mata ng mga disente at marangal na tao, ang ganitong gawain ay kasuklam-suklam. Kaya dapat talagang makulong si Enzo ng 4 buwan. Bayaran si Jessica ng kaukulang danyos at suportahan ang magiging anak nila. The court finds Lorenzo Valdez guilty beyond reasonable doubt with a crime of seduction by means of false promise. So ordered! Jessica! Jessica! Please, I'm sorry. Nice try. Pero hindi mo na ako maluloko.